Hello everyone, this is Mrs. V. Welcome to our vlog. So ngayon po, pag-uusapan po natin ang aking pregnancy journey. And I know there's a lot of couple out there na they are in the status of TTC. Ano po ba yung TTC? Ang TTC po ay trying to conceive. Kung saan yung mag-asawa ay nag-try magkaroon ng baby or magkaroon ng anak. So in our case po, hindi rin po naging madali para sa amin. So I understand those couple na they really try their best. Yeah, they really try their best na magkaroon ng spleen. So we thought noon na after we get married, once you do the thing na or once you love making na, magkakaroon na kayo agad. But talagang si Lord lang talaga ang may alam. Kasi nga, ang mga baby po, tinatawag sila na blessing. Kasi nga, bigay sila po ng Panginoon. Kusa po siyang darating. Same sa blessing na receive natin every day. So, talagang sa amin na part or in our end, hindi rin po siya naging madali. Kasi nga po, marami din po kaming pinagdaanan na katulad ng pinagdaanan din po ninyo or sa ibang couple na initake lahat ng mga advices, ng mga doctors and sa kanilang mga OB. So, talagang yeah, we do our end, we do our part, but si Lord lang may alam nun. We're just focusing the situation eh. So, we're not focusing on what the giver responds to us. So, sabi nga nila na hindi pa yan ibibigay sa iyo kung hindi pa, or sa inyo, kung hindi pa kayo ready. So, siguro, yung time na yun is nasa stage pa kami na we're both busy. So, we know naman din in our end na ganun ang sitwasyon namin. So, we both know na talagang may pagkukulang din kami. So, kapag ka ganyan, dapat talaga may sacrifice ka din, not just in yourself, but also in your health. So, kailangan talaga maging health conscious ka, at talagang i-take mo talaga yung mga advices na makaka-help para makabuo kayo ng bata. And of course, isa na doon na talagang pinaka magandang gawin niyo po or sa mga couples dyan na they still try their best na mag-pray. Kasi ang prayer talaga super powerful. So, walang imposible sa ating na Panginoon. Kung ibibigay niya talaga yan, ibibigay niya. So, nakikita niya kasi yung ano yung ating desire. So, sa amin naman, noon, nung nangyari, before kami nagkaroon ng baby, or before kami nakabuo, was, akala ko, noong January, because we get married last October 2020, and then, plano namin na hindi muna bumuo ng baby kasi nga meron pa kami tinapos na bahay, but we're just pressured by some other people or even my workmates, or not just my workmates but also some people na talagang nag-a-ask sila kung ano na ba, kumusta, may nabuo na ba, ganun. So of course, as a wife, parang you thought na parang naku-question mo yung sarili mo or ninyong dalawa as a couple. So, we tried and tried, but talagang hindi talaga nag-work. Hindi talaga siya nag-work. Until one day na January noon, akala ko nakabuo na kami noon or that time. Kasi nga, ano siya, dinatnan ako, but hindi pa kami nag-expect. So, hindi ako, iba yung nafe-feel ko sa chan ko or sa tummy ko. That's why I go to the OB para magpa-check. And then,
Ang OB ko naman nag-advise sa akin na magpa-ultrasound. And yun nga, nagpa-ultrasound kami. Tapos nakita naman na wala palang laman. So, it's just a hormonal imbalance at stress lang siguro sa work. Kaya yun yung nangyari. And then, February. Dumating na naman yung February. Hindi ako tinatnan. So, usually yung menstruation ko, nag-start siya second to the last of the month. Second to last. Basta mga last day na siya in the month. So, since ang February is 28 lang naman po, hindi naman siya complete talaga ng days. 28 lang. So, siguro, yun na lang napaisip na ako, hindi ako tinatnan. Siguro kasi kulang sa days. So, hindi talaga ako tinatnan ng February. And then, kami nag-expect kasi before, after we get married talaga, may expect kami na magkaroon agad. So, that's why, kampante kami sa sarili namin. But, hindi pala, parang, it's quite disappointed na nag-expect ka, tapos hindi pala, pagka dumating na yung month na mag-mens ka na, parang, gusto mo, huwag na lang, ganun. Kaya nga, naano ako kapag month na or one day pa lang, hindi pa dumating yung menstruation ko. Parang na-overwhelm na ako. Nag-ask na ako ng mga advices sa mga families ko, sa workmates ko, even my ka-church mates. So, sabi nila, pagi ka na, ganon. So, I was like, nag-expect kami, of course, ng aking hubby, but grabe, pag nag-expect ka pala, madi-disappoint ka lang kung hindi darating. So, for me, ha, para sa mga mommies, mas mabuti yung hindi na lang kayo nag-expect. Like, hindi naman talaga natin alam kung kailan darating yan. At least, we will do our part or even our responsibility na ganun. Siguro naman darating din yun sa tamang panahon. Kasi nga, marami namang mga couples na 20 years na nagsasama, pero hindi pa rin sila nakakabuo ng baby. At meron din mga couples na higher pang kanilang pagkasama sa 20 years. So, binigyan pa rin sila, binigyan pa rin sila. So, it depends talaga. Kasi, everything has a purpose, everything has a reason naman na kung anong dumating sa atin or kung anong ating na-experience. May purpose yan sa buhay natin. So, sa mga mommies or sa mga mag-asawa na namawalan ng pag-asa, just stay positive. And huwag yung questionin yung sarili nyo, even your husband, isa sa isa't isa, huwag nyo question yun. Instead, mag-pray kayong dalawa kung ano yung magandang plano ni Lord sa inyo. Kasi siguro meron pa kayong mga dapat na gawin. Aside from that, siguro meron pang mga bagay-bagay na dapat nyo tapusin muna bago kayo magsimula or bago kayo bigyan ng panimulaan ni Lord. Kasi it's a new beginning, it's a new journey for us ng mga mommies or even sa mga couple. Kapag meron na silang mga babies or meron na silang supling, ganun. So, for me, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi everything has a, everything, parang si Lord kasi nagpa-plan siya na ikakabuti sa atin, hindi may kakasama sa atin. So, just stay positive, and then, kung meron mga tao na nagka-question sa inyo, ipapasuggest na lang sila kasi hindi naman natin mapipilis yung ibang people. Hindi naman natin sila makakontrol. So, depende na sa kanila yon. At as long as na mabuti yung kalooban ninyo at nagpipray talaga kayo sa isa't isa, walang imposible sa Panginoon. So, mga mommies din na nahihirapan, mag
pray talaga kayo at gumawa kayo ng ways or any other alternative ways na meron din kayong mga bagay na dapat baguhin sa sarili ninyo. So, you should change your health habits kasi merong iba na puro mga instant lang kinakain. So, wala nang mga nutritious or wala nang mga nutrients na mga nakukuha nila sa pagkain nila. So, of course, minimize na yun, especially sa mga couple na gusto na magkaroon ng baby. So, marami kayong sasakripisyo, marami kayong i-change for the sake na magkaroon kayo ng supling. But, maganda siya sa feeling kapag nakikita niyo ng positive yung PT ninyo or yung pag-test ninyo. It's an overwhelming. So, darating at darating din yan sa tamang panahon. Just keep on praying and then follow sa mga advice sa doktor ninyo. At of course, huwag kayong mawala ng pag-asa. So, that's it for today, guys. Yun lang po yung masyashare ko sa aking pregnancy journey. At ngayon po, we're so blessed na kami ni Happy or ni Mr. B is magkakaroon rin ng supling. So, anyways, alam naman po namin na marami din couple na they're really pressured, but no worries po, darating at darating din po yan sa inyo, katulad po namin. So, it's worth the wait po talaga. So, yun lang po, at maraming salamat. Thank you for watching! Bye!